Yo, what's up guys? For today's video nga pala guys, bali magpapa-house blessing nga pala itong aming kumpare, barkada at insan na si paring Santo Per. Ayan, bali dito nga pala guys, susunduin muna namin yung inaanak namin nang namaya pa namin kumpare na si paring Leo Gallarde. Dito yan sa Santo Domingo Second, sa amin lang banda. Bali, after nito, pupunta naman kami ng simbahan para sunduin yung pare na magbe-bless. Ito nga pala yung pamangkin namin o inaanak namin. Ang bilis ng panahon, napakalaki na niya. Tingnan yung si paring Chris, nalak pa ng pinto. Hindi agad makapasok. Ayun. So dito guys, didiretso na kami sa may simbahan ng Kapas. Dito sa may San Nicolas Parish Church. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam guys, way back 2009 to 2011, dito naging sakristan din ako dito. Bali naging boss ko dito sila Monsignor Tanyedo saka si Father Bong Villanueva. Bali dito ako naniraan ng halos 2 taon noon. Ayan yung may bell. Yung may, kung mapapansin niyo yung bell doon sa may harap na simbahan, yung naka-display doon. Kung may kagagawan kaya nagkalamat 'yon. Kaya pinalitan na 'yon. Kasi nung mga time na yon, inaakyat ko yung may kwan doon, yung pinakabintana ng bell tower. Tapos, dahil nga pag napuputol yung lubid, tinatamad na akong ikabit, doon ko na lang babating tingin. Kaya yun, sa sobrang lakas ng pagbating tingin ko doon sa itaas, nakikita pa ako ng mga estudyante ng Dominican noon. Ayun, nagbitak. Kaya ako, bandang huli, humina yung sound ng bell. Ayan, napakalagi na rin ng nagbago dito. Ayan po nga pala yung Adoration Chapel. Bali, dati, wala pa yung isang kun dyan, parang parasol dyan. Lumang kumbento pa dati yan. Bali, nailipat yun. Kami yung unang tumira dyan sa bagong kumbento, sa may gilid na simbahan. Si Monsignor Tanyedo ang nagpagawa dyan. Ayan. Yan yung Adoration. Wala na nga rin pala yung CR dyan. Tinanggal na rin nila. So dito nga, kasama na namin si Father. Bali, sinabay na namin siya yung magbe-bless dun sa bahay ni Parang Tuper. Ayan, naalala ko pa uno sa karstan ako. Ganyan din ako eh. Bit-bit ko yung sutana nila Monsignor o kaya nila Father Bong Villanueva. Ayan. So dito nga mga guys, pagdating namin dito sa bahay ni Parang Tuper, ay nagsidatingan na rin yung mga ibang bisita. Yung mga malalapit namin mga kaibigan, kamag-anak. Ayan, so baba na nga kami dito para makapagbihis na rin si Father at makaumpisaan ng pagbe-blessing sa kanyang bahay. Dito guys, kung mapapansin nyo sa mayarap ng bahay nila, yan, napaka lawak ng tanim ng maisan. Pero hindi naman kinakain yan, para sa manok daw yan. At dito nga, ito, naharang nga ako ni Ate Dayan dahil nga raw ngayon lang ako nauli ng aking inaanak. Na kanyang, ayan, nauli nga rin din dyan si Parin Tanso. At ito nga pala yung anak ni Kuya Tyson. Tingin-tingin rin siya. Ayan, sabi, nakita ko naman, dami naman yung pera kaya hindi ko muna siya inabutangan. Ayan, si Tito Betts na nakaupo dyan sa may upuan. Nagpapahinga, naghihintay ng punta. Ayan, sila Susan. Shout out, mga dati namin kasama sa choir. Ayan nga pala yung anak ni Ate Donalyn na ang kapatid ni Lolita Manaloto na aking inaanak din at pamangkin. At ayan na nga, sila Ate Jelly, saka yung mga iba naming mga barkada, kaibigan, mga kamag-anak. Ayan, bali nagpre-prepare lang si Father dito para masimulan na yung pag-house blessing. Ayan nga pala si Kuya Tyson, shout out, asawa ni Ate Jelly. Yan yung anak ni Kuya Tyson, yung panganay. Tapos si Timothy, wala, hindi nila kasama. Ayan, yung mga shoutout nga pala sa mga Cordero sister, sa mga dati namin kasama sa choir. Ayan. At dito nga, isa-isa na namin sinisindahan ng aking mga kandila upang masimulan na ni Father ang pag-house blessing dito sa bahay ni Paring Insanto Per. At dito nga guys, hinihintayin lang muna namin si Paring Tuper para ayusin yung sa may altar sa loob ng bahay at prepare yung mga gagamitin para sa house blessing. At dito nga, medyo naiinip na rin kami at ayun, sa wakas, malapit na mag-umpisa. At dito nga ay mag-uumpisa na ang house blessing. At dito ay napansin ko yung pamangkin ko parang binabantayan ako, baka daw makatakas ako. Sa dami ba naman ng utang ko sa kanya? Sumayin nyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At dito nga guys, nagsimula na ang pagdarasal upang masimula na ang pagbabasbas dito sa bahay ni Paring Tuper. Ay
kayupahan sa bahay nito. Kung may hilig sa kayupahan na nakatira doon, sa kanilang kayupahan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakalap ito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kahit hindi nyo ating gamin, para naman igulit nila sa inyo, tahan na rin nyo. Sapagkat na lahat ang mga ng mga pagkalinga, loobin mo maging bukas alam kami na sa kapusmalan, lukha, at sa lindugon, sa pagkatrabaha ang maawain mo. May namang may kapal, loobin mo maging masigasig ka. At dito nga guys, magsisimula na yung pagbabasbas sa bahay. At dito, napansin ko nga itong pamangkin ko, ayan, medyo masama na yung tingin sa akin. Yun, yung anak ni Ate Dayan. Sabi siguro, ba't hindi mo pa ako binibigyan ni Nong? At eto pa nga, sinundan pa ako ng tingin. Talagang ayaw akong tantaran ng tingin itong pamangkin ko. Nakakatuwa lang, ang cute-cute kasi. Napakabilis talaga ng panahon, parang kailan lang iisa lang yung pamangkin ko sa mga pinsan ko. Ngayon napakarami na nila. Sabi nga nila, mas madami, mas masaya. Mas malaking pamilya, mas masaya. Mas maraming kamag-anak, mas masaya. Kaya yung mga kamag-anak natin, na kinikilala tayong kamag-anak, dapat ipagpasalamat natin yun. Dahil mas okay yun kesa sa mga yung iba kasi, madami nga kamag-anak, hindi ka naman nila kinikilala ang kamag-anak. Pero yung mga ganito, sa mga anak ng mga pinsan ko, sa mga pamangkin ko yan, kilalang kilala nila ako. Dahil nung mga bata pa yung mga yan, sa tuwing talagang may pera ako kahit paano, parang Santa Claus din ako sa kanila. Pero hintayin nyo lang, pag ako talaga nakabawi-bawi, at madami ng ipon sila, si Tito, ibabawi ko rin kayo ulit. Akong bahala sa inyo. Lalo na pag nag-success ako sa mga ginagawa ko o kaya dito sa pag-vlog o sa YouTube ko, tutulungan ko kayo, lalo na kung sa pagdating sa pag-aaral nyo. Yan kayo mga pamangkin ko, mga kamag-anak ko. Sabi nga nila, wala namang ibang magtutulungan kundi ang mga magkakamag-anak o magkakapamilya. Sila ang unang-unang tutulong sa'yo, lalo na kung ikaw ay nangangailangan. Dahil ang pamilya kamag-anak, kailanman di ka nila matitiis. Minsan natural lang sa mga magkakamag-anak o magkakapamilya na minsan mayroon di pagkakaunawaan, pagtatampuhan. Pero at the end of the time ay sila pa rin ang tutulong sa'yo, lalo na kung talaga nakikita nilang may problema ka o gipit kayo. Kaya wag na wag nyong kakalimutan mga kamag-anak nyo, mga pamilya nyo, lalo na pag nag-success kayo, kahit sino pa man sa ating lahat. At dito na nga mga guys, tapos na ang pagbabasbas dito sa bahay ni Parang Tuper. Siyempre, after ng house blessing, ano pa ba ang kasunod? Di chibugan na. Kaya ayan, i-prepare na yung pagkain para lahat ay makakain at everybody happy. Ayan. Bali, hapon na nga pala to nagsimula, nag-start. Past 3 PM na nga pala to. Kaya hindi nagaanong mainit dito. Kaya ito na nga, nagsisimula ng magsigayin ng mga bisita, mga kamag-anak, mga kaibigan namin. Ayan. Yung iba, hindi nakapag-attend dahil nga busy kahit Sunday. Ayan, ayan sila parang Chris, sila Tito Bets. At dito nga guys, bali pupunta muna kami ng RCS at Pure Gold upang mamili. Bibili nga pala kami ng gagamitin dun sa cocktail na titimplayin nila na alak. Although meron ng alak doon, kinaparin to pair, may mga iba't ibang alak na, pero titimpla daw sila ng cocktail para sa mga ano, sa mga babae, ladies drink ba. Ayan, ayan nga pala yung RCS dito sa Kapas. Napakalaki, di ba? Sa mga hindi nakakaalam, dati rin nga pala ako nagtrabaho dito. Oo, hindi, nakalimutan ko na kung anong taon, pero dyan ako sa may glassware department. Shoutout nga pala sa mga kabats ko dyan. Sila paring Relly, sila paring Christian, sila paring Marvin. Yung, saka shoutout sa mga iba pa, yung mga hindi ko nabanggit, sila paring Melchor. Yan, sila paring Mark. Shoutout sa inyo. Ayan, dyan nga pala sa may second floor, dyan nga pala yung glassware department. Bali, bibili lang kami ng jar na babasagin dito. Maghanap kami yung paglalagyan ng cocktail na titimplahan nila. Ayan, feeling pogi lang kahit hindi naman pogi. Ayan, kasama nga rin pala namin dyan si Temtem, yung inaanak namin ng kay paring Leo. Napakabilis ng panahon, no? Mas matangkad pa yata siya ngayon sa amin. Samantalang elementary pa lang siya. Yan, dito nagtitingin kami kung anong magandang pwedeng paglalagyan. Kung yung tower ba, o
mga plastic. Dito nga pala ako naka-assign nung nagtatrabaho ako dito sa may sa mga plasticware. Yan. Parang playground ko lang nung dati to eh. Dito kami nag-aabulan ng mga ka-workmate ko. Nandito nakakita sila nga pala sila ng mga babasagin jar. Pinipili nila kung ano nga bang mas maganda dito sa mga to. Medyo pricey nga lang talaga. Mga ganyan lang. Nag-ring sa 1K plus. Ayan o, na, pero magaganda naman yung mga jar. Ayan, dito nagtanong na kami dun sa dicer. Ayan, ganyan ang trabaho ko dati. Nag-a-assist sa mga customer. Ayan. Tapos, dinedemo namin kung paano ba ako, kung anong kagandahan ng mga to sa mga ibang products. Kailangan mapuka ka talaga pag dicer ka. Lalo na kung gusto mo mapinta yung mga ano, yung mga items. Yan, dito pipilihan niya kung plastic na lang ba. Ayan, hindi siya makapag-decide dito kung ano ang pipiliin niya. Magaganda din naman yung mga kung dito eh, mga ibang items. Pero mas gusto lang talaga nila yung babasagin. Ayan, kaya nangingina sila ng ano kung anong payo, kung anong mas maganda sa mga to. Ayan, kaya nag-decide sila yung pinakamalaki na yung kukunin namin. Ayan, hindi nga pala yan yung isa. Bali, pinabalik pa nila yung dicer dahil nagpalit sila ng ano, ng pipiliin. Una kasi yan yung pinili nila, yung parang pineapple. Ayan, si Paring Chris saka si Paring Tuper, yung magkatukayo, kaya Chris Tuper. Pero yung pangalan nila. Ayan, si Balbaro saka si Labo Mata. Hindi, joke lang. Peace mga pray. Ayan nga, kinuha na yung stock dun sa loob ng bodega. Habang naghihintay kami dito, tingin-tingin lang kami. So, ito na nga, dinala na yung stock galing bodega. Yan yung parang jar na yan, nababasagin. Pero ako, bet ko to, ang ganda ho. Pero yun kasi, 2 pieces na siya. Bali, 1,200 lang. Yan, saktong-sakto yung titimplay namin cocktail. After nga pala namin dito, pupunta kami ng Pure Gold dahil doon na lang kami bibili ng, dahil baka magkulang nga yung alak. Doon, saka yung mga soft drinks na gagamitin para sa pagtitimpla ng cocktail. Ayan, bali dito, pupunta na kami sa counter para bayarin nyo to. Siyempre, hindi naman kami magbabayad. Ang magbabayad dito si Kuya Tuper. Ayan, si Paring Chris. Tingin-tingin siya kung ano pwede niyang maibul sa este. mabilhin. Bibiruan pa nga kami dito. Pero joke lang yan. At ito na nga, nasa counter na nga si Paring Tuper. Ayan, shoutout nga pala sa mga ano dyan, sa mga bagger, saka sa mga pahera. Kadalasan sa mga ganyan, magjijowa yan eh. Kasi nung nagtatrabaho kami nun, yung mga kasama namin nun, magjijowa yung partner-partner. Pero meron namang hindi naman talaga magjijowa. Kasi sa mga bagger, saka kahera. Kasi yung iba sa mga kahera dyan, mga jowa nila, mga dicer, hindi naman bagger. Please show. So, ito na nga, balit chine-check na lang nung kahera. At dito babayaran ni Paring Tuper dahil wala na siyang cash. Ayan, yung card na lang yung pambabayad niya, gagamitin niya sa pambabayad niya. Ayan, 1,235 ang price. Mahal pa sa ano to, sa inuminata namin alak to. Pero magagamit naman to madalas, lalo na pag nag sashat puno kami. Ayan nga, at pababa na kami dito sa may first floor. Bali, didiretso nga pala kami dito sa Pure Gold. Dito kasi kung bibili kami dyan sa ilalim, masyadong marami ang pila. Eh, naghihintay na yung mga kasama namin. Dahil kanina pa nga kami umalis dun sa bahay nila. Kaya sa Pure Gold na lang kami pupunta. Dun sa Pure Gold, pag ganitong oras, kukunti na lang yung mga namimili. At mga nakapila sa kahera. So, ito na nga. Papunta na kami ng Pure Gold. Let's go! So, yun na nga guys. Papunta na nga kami ng Pure Gold. Malapit lang naman tong RCS sa may Pure Gold eh. Halos ilang, wala lang to, metro. Ayan yung Walter Mart. Medyo matao pa rin dyan pag ganyang oras. Kaya mas pinili na lang namin na magpunta dito sa may Pure Gold. Sa mga hindi pa nga nakakaalam guys, nagtrabaho din nga pala ako dito. Oo, dito nga, naging dicer din ako dito ng NutriAsia. At saka naging dicer din ako ng Monde. Shoutout nga pala sa mga naging co-workmate ko dito, sa mga ibang dicer. Alam nyo na kung sino kayo. Kinaparing Jerry, saka yung kinaparing Markson,
Pasensya na kung di ko na kayo ma-shoutout lahat. Pero alam niyo po sino yung mga kabatchmate ko dyan. Saka sa mga manager dyan, sa mga aming supervisor, sila Sir Ness. Congrats nga pala dahil manager ka nyo rin pala. Ayan nga dito nga guys, naghahanap nga kami ng alak sana. Pero sabi nga nila mayroon pang alak sa bahay na ititimplahin para dun sa cocktail na gagawin nila. Ito yung aisle dati ng ano ng beverage. Ayan, napakaraming alak dito, iba't ibang klase ng alak. Saka mura din yung alak dito. Ayan, no. Kung mauubos mo lahat yan, inamin mo lahat yan, talagang patay-patay ka na talaga. Lasing-lasing ka na. Dito hindi sila makapag-decide kung ano pang kukulin nila. Dahil nga wala na soft drinks, ayun, ihalo para dun sa cocktail. Kaya inuna na lang muna namin itong kunin, mga Sprite saka Royal. Ayan, shout out Sprite Royal, baka naman. At dito nga mga guys, nagtitingin-tingin pa rin sila kung ano mga pwede pang idagdag sa mga bibilhin nila. Ayan, bali tumitingin nga sila ng Dutch meal o yung mga yogurt para dun sa cocktail na titimplahin nila. At kumuha na nga rin pala kami ng mga noodles para mamaya, para may sabaw na hihigupin. Puro na lang kasi lechon manok sa kakwan yung natirang pulutan doon kinaparin to per. Kaya ayun, ang sabi niya, para naman may sabaw. Yan, si Parang Chris na nga pala yung pumili kung ano yung noodles na masarap. Yung medyo maanghang syempre. At dito nga, diretso na kami sa counter. Ayan, shoutout nga pala kay RB. Yan, sa pinaka manager ng mga bagger. Ayan, siya yung nagbabag dahil nga naglilinis na yung mga bagger niya. Siya yung mga pinaka-boss ng mga bagger dyan sa Pure Gold. Ang tagal-tagal na niya dyan. Shoutout nga pala kay Paring RB yan. Diyan ko nabalitaan yung mga dati namin mga supervisor, mga naging manager na, na umaas na rin yung posisyon sa ibang branch o store. Ayan. Napaka-special nga naman namin, no? Yung boss pa ng mga bagger yung nagbag sa amin, sa mga pinamili namin. Ayan, shout out kay RB. Shout out rin sa mga dati namin mga kahera dyan. Alis mga bago na yung mga kahera nga pala dyan, hindi ko na makakilala. At dito nga, ipapasok na namin yung aming mga pinamili nang sa ganun, makauwi na kami sa bahay at masimulan na yung pagtitimpla doon sa alak na gusto nilang timplahin. At ito na nga, ginabi na nga kami at naghihintay na yung mga kasama namin. Yung mga karamihan sa kanila, nagsiuwian na. Iilan na lang yung mga natira. At mamaya, paunti-unti, magsisiuwian na rin yung iba dyan. Ayan na nga pala, ayan, inabutan namin sila, nagbibidyo, okay, nagkakantahan sila, taabang nagiinuman. At ayan, nagmamaritesan nga pala dito, mga sao ni sila Ati Mouse, yung mga Cordero Sister, ayan, shoutout pala. Shoutout din kay Pai, wala nga pala si Pai, nasa Canada, ay Canada, ewan ko kung sa Canada, basta sa ibang bansa. Ayan, si parang Atoper, yung mga asawa ng mga Cordero Sister, ayan, sila po, so yung asawa ni Ati Dayan, si parang Raymond dyan. At dito nga, nagsiga na nga sila, nagbo-bonfire sila. Yun nga lang ang binonfire, yung mga basura. Imbis na kahoy, basura. Bali nilagyan nila ng gasolina, kaya biglang nagliyab ng malakas. Nagulat pa nga kami ni Paring Chris dyan, nung bigla nilang sinindihan yan. Dahil napakalaki ng apoy. Ayan. Dapat pala sa may gitna kami nag-inuman, no? Para medyo mainit-init din natin. At dito nga, kumakanta na dyan si Paring Jerry at sisimulan na nga nila Paring Tuper yung pagtitimpla dito sa cocktail. Ayan, bali ang gagamitin nila dyan, the bar, tapos ewan ko anong klaseng kanyan, juice. Tapos lalagyan nila ng yogurt saka Sprite. Tapos haluan na nila ng yelo para lumamig. Ayan, mogu-mogu yata yan, yung juice na yun. Tapos yung the bar, strawberry flavor yata yung ginamit nila dyan. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan, si Paring Tuper, o. Oh. Bartender na yata yung ano niya, yung bago niyang gagawin trabaho sa ibang bansa. Ayan, yung Dutch meal yata yan. Ayan, silang mag-asawa. Si Ate Mau. Ayan, busy-busy rin sila Paring Jerry. Na-transfer nila yung yelo na nasa likod ng kotse sa may trunk.
At ayan na nga, sinisimula na yung pagtitimpla. Ano kaya ang magiging lasa? Pero palagi ko na masarap to. May mga Dutch Mill saka Sprite. Parang yung tama siguro nito, parang ang tawag dito, yung titirasyon yung kapatalikot. Ayan na nga. At may konting tagas, hindi pa naigpitan yung pinaka-kwan niya. O saan tumutulo yung ano. Kaya ililipat na lang muna nila sa isang jar para maigpitan nila. Ayan. At ito na nga guys, malapit nang matapos yung tinimpla nilang cocktail. Mukha naman siyang masarap. Parang proti-toti ang flavor niya. Ayan. Iba-ibang mga klase ng hinalo nila. Sprite, Dutch Mill, tapos yung Mugu-Mugu, tapos yung The Bar na ang flavor ay strawberry. At ayun na nga, sinalin na nga lahat yung Dutch Mill ni Ate Mau. Yan, itaktak mo. Napakaraming Dutch Mill ang nilagay nila dito. Hindi kaya nakakasakit ng tiyan to. Sabagay, hindi naman nakakasakit yung yogurt yan eh. Kaya lang yung tama nito, sigurado ang masakit. Kasi, siyempre, ewan ko, dapat pala nilagyan nila ng gin to para mas malakas yung tama. Hindi, dahil kuwan lang kasi to eh. Ladies drink lang ba? Pero mamaya, pag natapos to, titikman natin kung anong lasa. Para sa final judgment natin mamaya. Mukha kasing ano eh, mukha kasing masarap eh. Parang yung ano, yung itsura niya, yung tequila rose na strawberry. Kung natikman nyo na yun, yung malapot siya, naahalak. Pero napakasarap nun, yung tequila rose strawberry. Ganun yung ano niya, yung kulay niya, saka yung parang amin yan. At ayan, bali gagawin dalawang timplahan nila yan. Marami-rami na rin yan. Baka hindi nga nila maubos yan eh. Pero mamaya, titikman natin yan, siyempre. Hindi pwedeng hindi natin tikman yan, yung timpla nila. Parang kwan lang talaga to. Ladies drink lang talaga siya. Hindi lang parang. Ayan, tapos lalagyan ng maraming yelo. Para malamig na malamig pag ininom. Ayan na nga. Malapit nang matapos and then, start na. Tikiman time na. Ang mga kasama namin na yan. Puro Redder saka Alfonso ang binabanat. Ayan, si parang Tanso, Insan Tanso. You know, talagang masaya naman yung araw na to, yung pag-house blessing. Nabot na kami ng gabi dito. Ayan. Alright. At dito nga, final kwan na to. Titikman na natin, kaya lang problema ayaw tumulo. Nagbarado yung Mugu-Mugu. Kaya dito, ayan, shoutout kay Susan. Bali, nung nilalagyan niya, wala talaga. Brado. Tapos, sinubukan ni parang Tupir. Ayun, tumulo. Ang galing mo talaga, San. Ayan. Konti-konti lang yung lumalabas. Dahil nga, siguro dun sa Mugu-Mugu. Yung parang nata niya. Bumabara. Ano kaya lasa nito? Malalaman na natin to. Kung anong lasa, magkakasubukan na. Ito na. Ito na yung final judgment. Guys, ayan. Ayan, kay parang Chris. Shout out. Follow niyo yung kanyang FB page na Rancho TV sa mga naglalaro ng Roblox diyan. Saka ML. Yan, follow niyo yung page niya Rancho TV. Pati na rin yung kanyang YouTube channel Rancho TV. Ayan, pakanta-pakanta pa si parang Chris. Yung alak guys, masarap naman siya. Parang medyo may pagkalasang gatas siya. Yan, wala hindi malalasahin yung alak, yung dabar na nilagay na alak. Yan, shout out sa inyo. Sa lahat ng mga nakainuman namin dito, shoutout sa inyo lahat. Ayan, isang magandang memory na naman to. Pati yung mga pamangkin, mga inaanak, karamihan dyan, mga bata, mga pamangkin ko, mga inaanak yan. At dito na nga, nagsayaw-sayaw na nga yung bunsong anak nila Kuya Tyson. Ayan, nakakatawa eh. Ayan, napakabibo ng anak nila Kuya Tyson. Saan ni Ate Jelly? Ayan, tingnan nyo. Napakayabang eh. Yung mga panganay sa kayo sumunod na anak nila. Nung bata sila, mga loko-loko, may pagkaloko-loko din. Pero ito talagang, kwanto, mas matindi ito sa kanila. Sa mga kuya niya. Tingnan nyo. Oh, tingnan nyo naman. Napakayabang. Ang cute eh. So, dito nga guys, mangilan-ngilan na lang kami dahil nag-CUN na yung mga iba.
Bali, ilan na lang kaming natira. Pero yung alak, napakarami pa. Wala na, finish na, lasing na yung iba. Yan ang natira na lang yung asawa ni Ate Dayan, si Kuya Tyson. Yan, shoutout. Paring Raymond, si paring Atanso, saka sila paring Jerry, paring Christopher. Yan, kami-kami na lang dito. Maya-maya, uwi na rin daw sila paring Jerry. Bali, hatid sila nila paring Topper. Bali, kami na lang maiiwan muna dito. Ayan, ang naiwan na lang sila Kuya Tyson yan. Tapos kami, nila paring Raymond. Pero maya-maya din, hatid na rin namin si paring Raymond. Dahil nga, sinusumpong na rin siya ng high blood niya. Sobra sa alak yan, pre. Yan, alak pa more. Ayan. Ayan si paring Raymond. Sila Kuya Tyson, paring Tanso. Ayan, tamang kasi yan lang, kami-kami na lang. Napakaganda ng lugar dito kasi wala masyadong tabi ng bahay. Walang magreklamo kahit gabi na sa pagbibideo, okay? Malayo talaga, malayo yung mga bahay. Tapos taniman pa ng mais dito sa may harapan. Tahimik, napakatahimik, ang ganda ng pwesto dito. Sa mga, kung talagang naghanap ka ng mga tahimik na lugar, mga ganitong lugar yung pipiliin mo yan. Yung wala kang mga kapitbahay talaga na malalapit, para kung may kasiyahan, hindi ka nila may reklamo. Tapos napaka-presko pa. Sa tangali, although mainit talaga, pero pag apon na, umaga, sa ganitong oras gabi, malamit. Ayun na, umalis na nga sila Kuya Tyson. Shoutout sa inyo. Kasama ninyo yung mga anak niya, sa pamilya niya. Bali dito naman guys, ihatid na rin namin si paring Raymond. Dahil nga, masakit na daw yung batok niya. Baka ma-high blood siya. Kaya kailangan na rin niya magpahinga. Kaya ihatid na rin namin siya dito sa may susuba. Ayan. Tamang road trip lang muna kami ni paring Topper. Tapos ihatid namin si paring Raymond sa kanila. Nasa ganun makapagpahinga na rin siya. Puro na lang kasi alak yung inaatupag ni paring Raymond. Pare, bawas-bawasan mo na yan. Puro alak. And guys, napakaliwalas ng daan. Alas mag-ahating gabi na rin kasi eh. Wala nang gaan dumadaan. At eto na nga guys, nandito na kami sa may kanto nila paring Raymond. Ayan si paring Raymond, bumaba na. Ano sa ganun, makapagpahinga ka na pre, good night pre. Diretso na ng bahay, wag na, baka liligo ka pa dyan sa may kanto nyo ha. Ayan, salamat pre, sa uulitin ulit. Good night sa'yo pre. At pabalik na nga kami dito sa bahay nila paring Topper. Bali, naiwan na lang doon si paring Tris na lang. Paalam. At ito ngayon, nandito na nga kami sa bahay. Magdilipit na lang kami dahil nga kami kasi na lang yung naiwan. Tulungan lang namin si paring Tris na magdilipit dito sa mga naiwan mga gamit dito. Pati yung mga bangkot lamesa. Nang sa ganun, wala na siyang gaanong gagawin kinabukasan. Para pipikapin na lang po yung mga lamesa at bangko. Yung mga kanyang narkila. So, ayan nga. Yung mga tira-tirang alak, pinagtatakot ng alak namin. Kaya nga, ayaw na rin namin uminom. Ayan. Two chili pieces. Para na nakapin ni Kalimotor ko kanina. Dali ka sa kapil para bagay na. Putang guys, aligar itong sprayer. Datang sa 700. Kami mga pagkakot na pinatakas. Kaya ito ang mga bitin mo. Kino mo nito? Kino ba? Kulang.